Tara, samahan niyo akong gumawa ng fruit jelly. Ito nga pala yung isa sa mga hininda namin nung Pasko. Nagsala lang ako ng fruit salad mix. 421 grams nga pala itong gamit ko dito. Gumamit na nga rin pala ako ng pansala para mas madaling ma-filter. Kahit anong brand naman ng fruit salad, yung pwede nyong gamitin dito. After ko siyang ma-filter, nilagay ko na siya isa-isa dito sa mga hinugasa kong llanera. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang lalagyan, naisip ko lang dito lang siya ilagay para mas madali. Pinagkasya ko lang yung mga fruit salad dito sa mga llanera. Parang ang dami pa nga, pero ayun, pinagsiksikan ko na lang kasi wala naman ako ibang lagayan. Pagkatapos nun, nagready lang ako ng mixture. Naglagay lang ako ng 3 cups of water. Sabay naglagay na rin ako ng isang sachet ng plain gulaman. Minix ko lang mabuti tapos pakulaan lang natin ng ilang minuto. Make sure lang na nakamix well siya para walang buo-buo. Pagkatapos nun, nung kumukulo na, hinalo ko na yung 1 cup na all-purpose cream. May all-purpose cream para mas creamy. Paano natin nilagay yung pampatamis na condensed milk? Ang gamit kong condensed milk dito ay itong cowbell, pero kahit anong condensed milk naman, pwede nyong gamitin. At depende rin sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo, kaya ako hindi ko inubos lahat. Mix well lang natin tapos hintayin lang ulit natin kumulo. At eto na, pagkatapos ng kumulo, ayan, nilagay ko na siya isa-isa sa mga llanera. Pinuno ko na nga rin para mas marami kasi ito lang din naman yung paglalagyan ko. Tinikman ko din yung lasa niya, para sa akin okay na rin yung tamis niya kasi hindi rin naman kami mahilig masyado sa matamis. Naisip kong balutin siya isa-isa ng cling wrap para may cover lang siya kapag nilagay mo siya sa ref. Pwede rin naman siyang walang takip pero wala lang, inartian ko lang kaya nilagyan ko lang siya ng cling wrap. Nung matapos kong ambalutan isa-isa, nilagay ko na agad sa freezer. Pwede rin naman sa chiller kung meron kayong chiller, kami kasi freezer lang yung meron kami. After nga ng ilang oras, okay na siya agad. Ayan, ready to eat na. Tara, husgahan na natin itong fruit jelly. At eto na nga, ang moment of truth. May bata pa nga nangunguna sa pagtikim. Nakita nyo ba yun? Tamang-tama lang naman yung tamis niya. At ayan, try nyo na rin itong recipe na to. Super dali lang.